Magandang hapon po. Welcome sa Faith Factor, sharing of ideas and conversations ignited by the Faith Factor. Makakasama po natin ngayong hapon ang chaplain ng Bureau of Fire Protection National Headquarters. Para po sa inyong mga katanungan o reaksyon, maaari po ninyo itong ipadala sa comment section. Narito po ang ating speaker ngayong December 7 para sa topic na Wait Ka Lang, a Faith Factor Recollection Series. Please welcome Father Raymond Tapia. Magandang hapon po sa inyong lahat at bago tayo magsimula ng ating banal na pagsasanay o ang ating recollection ngayong hapong ito, tayo muna'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Mapagmahal na Ama, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa oras at panahon na kami narito upang kami magkaroon ng panahon ng pananalangin bilang paghahanda sa iyong dakilang kapistahan ng iyong kapanganakan. Nawa ang gagawin namin ngayong araw na ito ay magpalago sa aming pananampalataya, lumagong aming pagmamahal sa iyo, at higit sa lahat, kami manabik sa iyong pagdating. Ang lahat na ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoong nagkatawang tao. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon dadako tayo sa pagbasa ng mabuting balita. Sumain niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy sino ka, tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Anong masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig na isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit sa gitna ninyo ang isang hindi nyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat na magkalag man lamang ng tali ng kanyang pangyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan, na pinagbabautismohan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa buhay natin bilang tao, parte na ang salitang paghihintay, no? Simula nung tayo ay nasa sinapupunan pa lamang ng ating mga magulang, ang salitang paghihintay ay kasakasama na natin, no? Lalo na sa mga nanay, no? Lagi nilang ni-anticipate nila. Oh, habang naghihintay ang isang nanay sa kanyang panganganak, no? Nag-aalam sila, ano ba ang magiging gender ng aking anak, no? At hindi lang yan, bilang paghihintay, si nanay at saka si tatay, bumibili ng damit, no? Hinahanda na yung crib, no? Hinahanda na yung gamit ko kung sila'y pupunta sa ospital para manganak si nanay. At kapag nung tayo pinanganak na, no, tayo ang ating mga magulang ay naghihintay na tayo ay lumaki, di ba? At hindi lang 'yon, naghihintay din ng ating mga magulang kapag tayo nagsisimula na tayong magkaroon ng sabihin natin ng tamang pag-iisip. What do you say, tamang pag-iisip? At the age of 7, no, the age of reason, kung saan na tayo pumapasok na sa paaralan, no? Ang paghihintay ay naging bahagi na ng buhay natin, no? Lalo na ngayon, panahon ng Adbiyento, no? Ano ba ang nagagawa ng paghihintay, no?
kaninang umaga, no, habang ako ay nasa taxi, no, tumawag sa akin si Ma'am Sharon, no. Sabi niya sa akin, "Father, no, tuloy ba tayo mamaya?" Bakit? Kasi nagbigay siya sa akin ng email, hindi ako sumasagot, hindi ako nagko-confirm, no. At pagkatapos nung sinagot ko siya, "Anong nararamdaman mo?" So siyempre kinakabahan si Ma'am Sharon, no. Kaya sabi ko sa kanya, ganyan na ang paghihintay. It is totoo naman, no. Pag tayo naghihintay sari-saring mga, sabihin natin mga feelings na lumalabas sa atin, no. Yung kinakabahan una kasi hindi natin alam kung anong mangyayari. Pangalawa, yung kainipan, no. Kailan ba dadating, no? Pangatlo, no, naguguluhan. Bakit? Kasi naka-set up na lahat tapos biglang akala ko ba darating ngayon, no? Pero merong isa pang magandang aspeto ang ang paghihintay. Ano 'yon? Nananabik ka, no? Ito ang sinasabi nating panahon ng Adbiyento, no? Sa panahon ng Adbiyento, isa itong paghihintay. Ngunit sa paghihintay na ito, merong kasabikan. Bakit? Kasi hinihintay natin ang pagdating ng Panginoong Jesus. Kaya nga sa Adbiyento, ang suot ng pari ay lila, violet, no? Pero light violet, bakit? Because it symbolizes the atmosphere of Advent, no? Kaya nga sa Adbiyento, nadung pa yung Alleluia. Bakit? Sapagkat ito ay isang masayang paghihintay. Subalit kailangan maghintay tayo, no, ng 4 na linggo upang nang sa ganun, no, mabuo yung corona ng Adbiyento at nang sa ganun maging handa tayo sa pagdating ng Panginoon. Dito sa Pilipinas, no, pag sinabi nating malapit ng Pasko, September 1 pa lang, no, ang mga malls, no, may mga design na yan, no, nagsisimula na mag-decorate yan. Ako naman ay hindi kay Jay, no. Si Padre naman kay Jay. It's part of their advertisement. Pero kasi tinan niyo September, October, November, 3 buwan pang hihintayin natin bago tayo mag-December. Nawawala na yung sense of excitement natin. Bakit? Ay parang nakikita na natin napakaliwanag, napakaganda na, pero kumbaga parang pagdating ng December ay tapos na. Di ba? Nawawala yung sense of excitement. Paalam sa ating mabuting balita ngayong araw na ito. Sabi natin sa kwento, no, si Juan ay nagbabautismo, no? At ang tanong nila, "Ikaw ba si Elias?" Sabi niya, "Hindi." "Ikaw bang hinihintay naming propeta?" "Hindi." "Bakit?" Sa ating banal na kasulatan, ating balikan, no, ang mga Hudyo ay naghihintay ng kanilang Mesiyas, no? Pero ang kanilang konsepto ng Mesiyas ay yung makamundong Mesiyas. What do you mean by that? Makamundo. Kasi yung bang human power, no, gusto nila yung Mesiyas, yung hari nila, no, ililigtas sila sa lahat ng kanilang mga umaaway sa kanila, no? Gusto nila na pag dumating ni Mesiyas na yun, magiging makapangyarihan, sisiraan niya lahat ng bansa, no, na umaaway sa kanila, na numupig sa kanila, no, nag-alipin sa kanila. Subalit, itong ginawa ni Juan ay pagbabago ng kanilang pananaw. Bakit? Sapagkat si Juan, tinuturuan sila, huwag yan ang hintayin ninyo. Hintayin niyo yung mas higit, no? Mas higit kaysa sa makalupang hari. Ang hintayin niyo ay yung galing sa Diyos mismo, no? Kaya nga sabi niya, "Hindi ako karapat-dapat, no, na magtanggal ng kanyang sandalyas." Na may katotohanan naman. Kasi kahit na si Juan, no, no, nung siya ay babe, nung siya ay nasa tiyan pa ng kanyang inang si Elizabeth, dinalaw na sila ng mahal na birhen. Nagkita na sila ni Jesus dahil nung nagsalita ang mahal na birhen, hindi lang naman salita ng mahal na birhen yung namutawi, eh, no? Ang nangusap, ang nagsalita diyon ay yung karunungan ng Diyos, no? Kaya nga nagagalaw sa tuwa, no, yung sinapupunan ni Elizabeth, no? At kaya dito sabi ni Juan, "Hindi ako karapat-dapat, no?"
Kaya nga dito, no, sinasabihan tayo ni Juan, no, hintayin natin siya, no. At ngayon nasa panahon tayo ng Adbyento, ako'y magbabahagi sa inyo, no, ano ba ang magandang gawin habang tayo'y naghihintay, no, lalo tigit sa pagdating ng dakilang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, no. Meron akong tatlong ibabahagi na maari nating gawin, no, habang tayo ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Una sa lahat, manalangin. Kung ating babasahin, no, yung mga sulat, no, lalo na sa aklat ng pahayag, no, narinig natin na pinaghahanda tayo, no, sa ikalawang pagdating ng Panginoon, no. Kahit si San Pablo ay nangaral niyan, no. Subalit anong nangyari, no, sa isang niya sa kanyang pangangaral, no, sinabi ni San Pablo, darating ang Panginoon. Anong nangyari? Oh, ang mga tao excited. Pero anong nangyari? Hala, naging tamad na, hindi na gumagawa. Kaya sabi ni San Pablo, oh, kayong mga tamad, huwag kayong papakainin. Bakit eh darating naman pa lang Panginoon, eh, huwag na tayong gumalaw. Ah. Napakagandang na ngayong panahon ng Adbyento, unay gamitin natin ang panahon na ito para manalangin. Bakit? Sapagkat sa unang linggo ng Adbyento, anong sabi sa atin? Darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Darating ang Diyos, darating si Jesus sa oras na hindi natin inaasahan. Ang mga tao ngayon, pag narinig yan, kung ano nung ginagawa. No? Kung kayo nakakapanood na National Geographic, meron silang isang segment doon, preppers. Anong ginagawa nila, yung mga preppers? Gumagawa sila ng mga underground, ng mga cabins. No? Meron silang mga ginagawang mga gatong mga bagay, naghahanda sila. No? Kasi baka doon magkaroon ng malaking sunog, pag-aaway, mapupulot ang air, etc., etc. No? Subalit ang pinakamagandang magagawa is manalangin tayo. Bakit? Ano bang nagagawa ng panalangin? Ang isa sa magandang nagagawa ng panalangin ay nawawala yung ating takot at lumalakas ang ating pag-asa. No? Yan ang magandang nagagawa ng panalangin. Bakit? Sapagkat sa panalangin, nabubuksan ang ating kalooban. No? Nabubuksan tayo, Lord, ano ba ang dapat kong gawin? Lord, hindi ko lamang gagawin mo, tulungan mo ko, bigyan mo ko ng lakas. Ngayong panahon ng Adbyento, samot-sari, no? May mga recollections, retreat, ang ginagawa ng ating mga parokya, ng ating community, which is good. Bakit? Kasi sinasamahan tayo ng mga ganitong mga gawain para tayo ay mausisa ang ating sarili at maging karapat-dapat sa pagdating ng Panginoong nagkatawang tao. Kaya may magandang iniwan na gawain si St. Ignatius of Loyola o si San Ignacio ng Loyola. At ito'y ginagawa ng mga Hesuita. Ano yun, Father? Yung examen. Pag-uusisa sa sarili. No? Bakit? Sapagkat kapag nauusisa, no, ang ating sarili, para tayong nananalamin. Tama ba yung ginawa ko? Meron ba ako nagawang mali? May nasaktan ba ako? Sa pamamagitan niya, no, ang panalangin ay tumutulong upang nang sa ganun, makita ang aking sarili. Ang panalangin ay nagbubukas sa akin sa sarili ko, ay kailangan may baguhin ako. Kaya tayo nananalangin, Panginoon, buksan mo ang aking isipan, buksan mo ang aking puso, buksan mo ang aking mata. Makita ko muna ang sarili ko bago ko makita ang iba. Sapagkat, no, sabi nga ni Santa Teresa ng Avila, no, ang ganda, ang pananalangin ay ang pakikipag-usap mo sa iyong kaibigan. Sapagkat halimbawa, di ba tayo may mga matalik tayong kaibigan, may mga best friend tayo. Di ba pag may best friend tayo, yung hindi natin nasasabi sa pamilya natin, nasasabi natin sa kanya. Di ba? Yung mga lihim natin, no?
na ikaw pala'y humihilig sa kagabi. Yeah? Nasasabi mo sa best friend mo yan. No? Nasasabi mo sa best friend mo, ay, alam mo ba na hindi na ako nakakakain gawa ng nakikita ko lagi yung crush ko. Ay, best friend na nakakaalam niyan. Ay, ganyan din sa pananalangin. Napakaganda sapagkat tinuturuan tayo ni Santa Teresa, ang panalangin na isang pamamaraan ng ating pakikipagkaibigan sa Diyos. Ay dangan nga lang, no? Dangan nga lang, ang tao, kapag nanalangin, mas marami ang sinasabi kesa makinig sa sinasabi ng Diyos. Kaya nga, yung manalangin, no? Tayo ay tinuturuan na ano sa susunod. No, una, manalangin. Ano yung susunod? Manahimik. Sa panahon kasi ngayon, ang mundo napakaingay. No? Katulad kanina, pagpunta ko dito sa TV Maria, no? Nang sumakay ako ng sasakyan, ko, talaga naman, no? Ang music, no? May music sa loob, no? Maingay yung electric fan niya kasi walang aircon. Maingay yung mga sasakyan, bakit businahan ng businahan, no? Bakit traffic na po? Sobrang traffic na po, no? Kaya ang ginawa ko, kinuha ko yung rosaryo ko, no? Nagrosaryo ako. Upang lang sa ganun, kahit man lang sa gitna ng kaingayan, ay magkaroon ako ng katahimikan, no? Sapagkat kung kayo ngayong panahong Adbiento, kung kayo ipupunta sa mga monasteryo ng mga madre, no, yung mga mongha, no, halimbawa dyan sa Gilmore, no, yung mga Carmelite, no, sa Katipunan, yung mga Poor Clares, no, yung mga Clarissa, yung sa Hemady, yung mga Holy Spirit nuns, alam niyo po sa kanila ngayong bawal ang bisita. Bakit? Nasa Advent season. Kaya pagpunta niyo doon, napakatahimik. Why? Because, no, silence is not only a practice of relaxing our whole self, but silence also is a way of disciplining oneself. No? Bakit? Alam kasi mga Pilipino, hindi tayo hiyang sa katahimikan. Bakit kanin niyo? Tulad kanina, no? Pagdating ni Father sa opisina ng TV Maria, kumuwento, no? Kasi tayo mga Pilipino, very sociable tayo eh. So, marinan niyo, tayo mga Pilipino, pag tayo nanahimik, halimbawa, no? Tumahimik, no? Ano sasabihin ng kasama natin? May problema ka ba? Oh, di ba? Ano pa? Pag nanahimik, ano tatanong? Okay ka lang? Oh. Pag nanahimik ko, anong sasabihin? Ayos ka lang, o di ba? Hindi ba pwedeng manahimik lang muna, no? Ang pagtahimik o ang manahimik ay hindi lang basta disiplina. Ito din ang pamamaraan upang nang sa ganun ang aking sarili mas maging bukas sa mga sinasabi ng Diyos. Kaya nga tinanin ninyo, kapag tahimik, ano bang naririnig natin kapag tayo tahimik? Halimbawa dito, no, sa studio, kapag ako mananahimik, ang maririnig ko ng aircon. No? Pero hindi lang yun. Kapag ang sarili ko ay tahimik, maririnig mo yung tibok ng puso mo. Malakas ba to? Mabilis ba to? Whatsoever, maririnig mo yan. Pangalay, maririnig mo ang paghinga mo. Bakit? Kung ikaw may hika, ay maririnig mo talaga yan. No? Yung inhale, exhale, maririnig mo yan. At pangatlo, kapag ikaw ay tahimik, pag nananahimik, mas nagiging sharp ang mga senses ko. No? Naririnig mo kahit napakalayong tinig, maririnig mo. No? So, Advent is telling us, no, pag ako'y manahimik, no, dinidisiplina ko ang sarili ko, at nagiging mas bukas ako sa kagustuhan o taong mga pananalita ng Diyos sa akin. No? At hindi lang yan, ang pananahimik din ay ang aking pakikiisa. Pakikiisa saan? Sa pagdating ni Jesus sa lupa. Bakit kanin niyo? Siguro ay narinig niyo yung Christmas carol na Silent Night, diba? Silent Night, Holy Night. Diba?
Bakit silent night? Eh nung dumating ang Panginoong Jesus sa lupang ibabaw, tahimik siyang ipinanganak. Diba? Ang naging saksi sa kanyang kapanganakan ay ang kanyang nanay at ang kanyang tatay at yung mga hayop sa paligid, no? At ang unang nagpuri ay mga anghel, no? At ang mga ang binahaginan ng mensahe ng anghel ay ang mga pastol. Pero dumating ang anak ng Diyos sa gitna ng katahimikan. Napakaganda, bakit? Sapagkat sa panahon ng Adbiyento, no? Sa gitna ng napakaingay na mundong ito, tayo ay inaanyayahan, no? Parang stoplight, stop, look, and listen. Ah, napakaganda, bakit? Dito kasi papunta dito sa lugar na, sa lugar natin, sa Metro Manila o kasan man lugar, lagi natin makikita yung stoplight eh. No? Stop, look, and listen. Diba? Makikita din natin yan sa ano ng trend, stop, look, and listen. At yan ang magandang paalaala, paano manahimik? Stop! Tigil muna. Paano ka mananahimik, no? Kung para ka namang bulate na nilagyan ng asin. Stop muna, tigil muna. No? Kumbaga, kumalma ka. No? Kalma natin ang katawan natin. No? Kasi kapag tayo ay napaka-active masyado, it's very hard for me to keep quiet. No? Tahimik ka nga, takbo naman ang takbong isip mo, ay hindi, mahihirapan tayong manahimik. Stop, look. Dito pumapasok yung observation. Tingnan mo na sa paligid mo, no? Tingnan mo lang, no? Tingnan mo. Ano bang kulay ng nakikita mo ngayon? Ano bang suot mo ngayon? Nakaupo ka ba? Nakatayo ka ba? 'Di ba? At pangatlo, listen. Nakikinig ka ba, no? Kaya nga sa panahon ng Adbiyento, no? Pinapaalalahanan tayong makinig, no? Itong nakaraang December 4, 'di ba? That was a Sunday. Pumasok ang katauhan ni Juan Bautista. Anong sabi ni Juan Bautista? Ihanda ninyo ang dadaanan ng Panginoon. Ay ano bang ginagamit sa pakikinig kay Juan Bautista? Bibigbaga? Ay para kay hindi. Tenga. Kaya listen, no? Makinig tayo. Kaya nga itong pakikinig na ito, no, lalo tigit, no, sa tinig ng Diyos, ay nagdadala sa atin sa tama at tuwid na landas. Bakit nga ninyo? Sa mundo ngayon, no, masakit mang sabihin, subalit, pero pag sinabi mong magpapasko na, masyadong commercialized. Decorations, no? Kailangan sa Christmas party ganito ang attire, no? Tapos eh, kailangan magaganda dapat ang dekorasyon, no? Para ka maka-attract, no? Tapos kailangan, tapos biglang maglalabas ang mga malls, may sale tayo. Yeah, yan tayo, may sale tayo. Sa TV may sale tayo, no? No? Awas, hindi lang 'yan, no? Makikita ninyo Happy Holidays. Disko. Ay, yan ang tawag ng mundo. Ano, yan ang sinasabi ng mundo. Pero anong sinasabi ng Diyos? Ayusin muna natin ang sarili natin. Ihanda natin ang dadaanan ng Panginoon. Hindi ba't napakaganda na ito ang sinasabi ng ating Panginoon sa katauhan ni Juan Bautista? Hindi ba ito'y magandang paalaala sa akin at paalaala sa ating lahat na narito ngayon, no? Lahat na nakikinig din at sumusubaybay, nagsasalita ang Diyos, pinakikinggan baga na atin, no? O tayo nabibingi na, no, sa mga sinasabi ng mundo. Siguro yan ang magandang ma-invite ko bilang isang Kristiyano, bilang isang Katoliko, no, na naghahanda sa pagdating ng Panginoon, no? Na sa paghihintay, huwag isasantabi ang manahimik. Hindi masama ang manahimik, no? Yan ay magandang pamamaraan upang nang sa ganun ay mapakinggan natin
ang mga sinasabi ng Diyos. Ay di baga sa ating liturhiya, halimbawa sa pagdiriwang natin ng banal na misa, o di baga tayo ay ini-encourage ng manahimik, o saan? O di ba kapag tayo ay sinabihan ng tayo na nakikinig sa misa ng pari, brothers and sisters, no? Let's just examine ourselves and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Diba? Tayo inaan niya, usisain natin ang ating sarili. Hindi naman kasi papasok agad ng pare, I confess, hindi. Mananahimik, bakit usisain natin ang sarili natin? No? Kung ito ba, ang aking sarili ba ay yung aking mga kasalan na ba'y nausisa ko upang maging karapat dapat, no? Sa pagdiriwang na ito. O diba ga, pagsasabihin ng pare, let us pray. Mananahimik muna kami sa gilid ng kapare. Bakit? Kasi kinukuha namin lahat ng inyong panalangin, no? Para kami kumukolekta, no? At itataas natin to sa Diyos. O hindi ba pagkatapos ng pagbasa, unang pagbasa, no? Ano sasabihin ng lektor? Ang salita ng Diyos, sasagot ng bayan, salamat sa Diyos. Mananahimik muna tayo ng konti. Bakit? Nagsalita ang Diyos sa unang pagbasa. Ano ba sinasabi niya sa akin? Oh, 'di ba sa mabuting balita ganun din, ano, 'di ba? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin Panginoon Kristo. 'Di ba mananahimik mo tayo sumaglit bago maghumili ang pari? Bakit? Ay sapagkat nagsalita ang Diyos, no? Nagsalita si Jesus sa mabuting balita. At pagkatapos ng homily, mananahimik din kami pari. Bakit? Kasi anong ginawa namin mga pari? Aming ano, hinahati, hinihimay-himay namin, no? Ang mga salita ng Diyos upang nang sa unun, ang mensahe niya ay maparating sa mga tao. Para bagay yung ginagawa natin pagkay kumain, hindi mo kagad lulunukin. Ngunguyain mo muna, no? Sapagkat pag ginuya mo, hindi mo yung nilunok, hindi mo yung ginuya, mabibilaukan ka, no? Kaya tayo nananahimik eh. Nananahimik para hindi lang ma-invive ko, kundi ma-digest natin, no? Malaman natin, no? Malaman natin kung anong mensahe ng Diyos sa akin at sa ating lahat. At di ba pagkatapos ng communion, anong sinasabi natin? Manahimik tayo, magpasalamat tayo, pumasok sa Jesus. Di ba? Kaya nga minsan, ano, ang nangyayari, no? Yung iba, sa ibang mga parokya, no? Pagkatapos ng communion, tahimik na muna. Bakit? Let God speak to me and to all of us in silence. Diba? So yun, nasa pangalawa tayo. Una ay manalangin. Pangalawa ay manahimik. No? At pangatlo, maglingkod. Diba? Ito kasi yung magandang panahon, lalo na kung saan tayo gumagawa ng mga Christmas outreach programs. No? Pero ang iba kasi, no, hindi ko naman sila minamasama, no, madami outreach program na ginagawa, no, pupunta sa kaulungan, magbibigay ng mga giveaways, walang problema dyan. Subalit sabi nga, bago ako maglingkod sa iba, maglingkod muna ako doon sa aking maliit na komunidad. Ano yun? Yung aking pamilya, no? Alam ko, kumbaga sa Quezon, naumay tayo ng lockdown sapagkat halos hindi tayo lumalabas at nagkakapalitan na tayo ng mukha sa ating mga kabahayan. Subalit, napakagandang paalalahanan natin na kung gusto kong maglingkod sa iba, unahin ko munang maglingkod una sa sarili ko. Ano pa rin paglingkod sa sarili ko? Halimbawa, no? Oras na para matulog. Pero anong ginagawa? Nag-Netflix ka pa rin, no? Nag-EML ka pa rin, no? Anong oras na? Aba, paglingkuran mo yung katawan mo, kailangan mo mong pahinga, no? Sapagkat kapag ikaw ay walang pahinga, ay babagsak ang katawan mo. Ano pa ba yung paglilingkod sa katawan mo? O yung ba namang ano, hygiene? O yung maligo ka, maghilamon, mag-toothbrush ka? Bakit? Sapagkat, kung hindi mo kayang paglingkuran yung sarili, hindi mo kayang linisin ang sarili mo, paano ka makapaglilinis sa iba? Oh, di ba?
Ngayon, kung halimbawa nakita mo, oh, ay, ngayon, December na, no, ay, usong-uso na naman ng mga ano, medical check-up, oh, sinabi na sa iyo ng doktor, oh, bawas-bawas ng matamis dahil mataas ang sugar level mo. Oh, anong gagawin? Ay di, paglingkuran yung katawan mo, nakakita ka ng soft drinks, no? Hindi ka iinom. Ay, father, sugar free. Kahit na, magtubig ka na lang. Paglingkuran mo yung katawan mo, no? So, pagkat ipagiging umidad na, ay sisingiling ka ng katawan mo. O, oh, di ba? Kapag napaglilingkuran ko ang aking sarili, ang susunod kong paglilingkuran, hindi na mahirap paglingkuran ang aking pamilya. Bakit? Ay, tandaan ko, ito yung tinatandaan ko palagi, no? At the end of the day, a human being, no, ang tao, ay uuwi sa kanyang pamilya. Ano ba naman yung maghugas ka ng pinggan? Ay, ano ba naman maglinis ka ng bahay? Ano ba yung mamalengke? Magluto, no? Alagaan mo yung kapatid mo. O samahan mo si tatay na lang pumunta ng, ano, ng check-up, no? Ay, yan eh, yan eh, pamamaraan ng paglilingkod, no? Pagkatao sa sarili, sa pamilya, bakit? Kasi may susunod na mas malaki yung komunidad natin. Pwede ka diyan magbigay. Oh, walang problema yon, pero halimbawa ngayong panahon ito, oh, mayroong bakunahan na nangyayari ngayon sa buong Pilipinas. Ano ba naman tayo magpabakuna? Oh, para nang nagsaganay lumakas ang ating immune system, no? So pagkat ang COVID ay nandiyan pa, hindi pa siya nawawala. Oh, di ba? Hindi pa mamaraan ng paglilingkod sa ating kapwa. Hmm. Halimbawa, nakita mo yung papel, nakakalat, tinapon mo sa basurahan. O, yan na yung pamamaraan ng paglilingkod din. O, halimbawa, nasa mall, no, naglalakad, di kayo may nakabangga. Ano ba ganang may sabihin mo, sorry? O, yan yung pamamaraan ng paglilingkod. No? Halimbawa, ikaw ay nasa kalsada. No? Sa halibay kayo naglalakad, no, at nakatext ka lang, ibaba mo yung cellphone, matumi ka sa lalakaran mo. O, yan ay pamamaraan ng maglingkod. Ang nangyayari kasi sa tao, no, kasama na si Father, no, we take things for granted. No? Eh, lagi ko nang ginagawa yan eh. Yun na nga eh. Eh, maliit na bagay. Yun na nga eh. Pagkakatandaan natin, no, na lahat ng bagay nagsisimula sa maliit. Kaya kung gusto kong maglingkod sa iba, no, simulan ko muna sa sarili ko. Kung gusto kong magmahal ng iba, mahalin ko muna sarili ko, no? Yan ang totoong paglilingkod. At yan ang may atas sa atin ng Panginoong Hesus eh, no? Ang atas ng Panginoong Hesus, ikaw ay maglingkod. Subalit, no, tayo din sinasabihan, no, kung ikay maglilingkod, siguraduhin mo yung ibibigay mo sa kanila, meron ka. Sabi nga ng magandang English na kasabihan, you cannot give what you don't have. O nga naman, anong bibigay mo kung wala ka naman talaga? Diba? Ay tayo, no? Tayo ngayon, nasa ikalawang linggo na ng Adviento. No? Dalawang linggo na lang. At malapit na, no? Ang dakilang kapistahan, ang dakilang piyesta ng pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus, ang kanyang kapanganakan. No? Nagsisimula nang magkaroon ng dekorasyon ngayon ng mga simbahan, no? Upang tayo ay paalalahan ang parating na siya. No? Tayo ay nananabik na. No? Kaya nga ngayon, pagpunta nyo sa mga parokya natin, no? Samot-sari na ang mga nangyayari. Andiyan na yung choir. No? Nagpa-practice na sila nung pangsimbang gabi. No? Ang mga organizations nagsisimula ng mga Christmas party kasi pagdating ng simbang gabi, busy na. No? Eh, sana'y sa mga nangyayaring ito, sa nangyayari nating kasiyahan, huwag natin kakalimutan yung napakagandang diktum. No? Jesus is the reason for the season. Napakaganda, simple. Jesus is the reason for the season. No? Kaya nga kapag nakakakita ko sa mga lugar na kalagay Happy Holiday, sabi ko, hindi nila naiintindihan ito. No? Bakit kanin niyo? Eh, pag sinabi mong holidays, hindi sabi walang pasok, no? Holidays, no? Subalit, tatandaan ko, ang Pasko ay hindi lang basta holiday. Ang sentro nito ay si
Jesus, no? Kaya minsan ako ina, minsan ay napapakamot na lang ako sa ulo, no? Pag ano, hindi daw siya naniniwala sa Pasko, no? Pero naniniwala sa Christmas bonus. Aba, kagaling, no? Hindi na, wala sa aming ganun, wala sa aming Pasko, no? Kasi yan ay wala sa Biblia. Pero pagdating ng Pasko, ayaw pumasok. Kasi bakit Christmas vacation? Oh. Ay hindi kami bawal sa amin yung Pasko. Pero pag may Christmas party, hala, kontodo costume kasi may premyo. Oh, di ba ga? Ay tayo baga inalilingat ng tuon, no? Ang pinakapuso ng Pasko ay walang iba kundi si Jesus. Nothing more, nothing less. Kaya tayo mga Pilipino, napakaganda ng ating dekorasyon ng Pasko. Kulang ang dekorasyon natin kapag walang bilin, no? Pag walang bilin, no? At napakagandang tradisyon na ito nating mga Pilipino sapat pinapakita nito, no, ang pinakasentro ng Pasko. Walang iba kundi si Jesus. Kaya sa nabanggit ko kanina, yo, sa paghahanda natin, no, sa pagdating ni Jesus, tayo sinasabihan manalangin, manahimik at maglingkod. At sinong pinakamagandang modelo natin dyan? Walang iba kundi ang kanyang nanay, ang mahal na birhen. Bakit? Ang mahal na birhen ay nung siya, no? Ang mahal na birhen ay lagi nakapanalangin, no? Biruin mo, nung siya dinalaw ng anghel, ang kanyang dasal, mangyari nawa sa akin ayon sa wika mo. Hindi ba yan isang pamamaraan ng pananalangin, no? Na ang sundin ay hindi loob niya, kundi ang loob ng Diyos. Manahimik, naalaala nyo ba, no? Nung mawala ang Panginoong Jesus, no? Sa templo, no? Anong sabi sa atin ni San Lucas? At yan ay itinago ni Maria sa kanyang puso. Diba sa Ebanghelyo ni San Mateo, no? Nung dumalaw ang mga pantas, anong sabi din sa atin? At yan ay itinago ni Maria sa kanyang puso. Napakaganda, bakit? Sapagkat sa pananahimik, no, tayo, no, ay napapaalalahanan na ang Diyos ay nangungusap. Na may mga bagay-bagay na hindi ko maintindihan, subalit sa pananahimik ko, hahayaan kong ang Diyos ang gumalaw sa akin. Sa pananahimik, tinuturuan ako, Lord, ikaw ang gumalaw para sa akin. Hindi ko man naiintindihan lahat ito, pero alam ko, meron kang mabuting plano sa akin. May maganda kang gagawin sa akin. At pangatlo, maglingkod. Hindi bagat pagkatapos ng batiin ng anghel, ang mahal na birhen, saan siya pumunta? Kay Elizabeth. Bakit? Aba, ay si Elizabeth ay 6 na bubang buntis. Matanda na rin si Elizabeth. Anong gagawin natin? Matanda na siya, buntis pa, saan ka pa? At the age of 75, no? At the age of 75, nagbuntis pa si Elizabeth, no? Kaya yung mga lola na nakikinig, pwede ba kayong magbuntis? Di ba? Pero nung pinakita ng mahal na birhen, siya'y naglingkod, no? Sapagkat alam ng mahal na birhen, ito ang magandang gawin niya. Kasi natanggap niya ang mabuting balita, pues ibabahagi ko nito, maglilingkod ako, no? At itong kanyang pamamaraan, tinulungan niya si Elizabeth, no, hanggang siya ay makapanganak. Kaya hari nawa, no, sa ating pagtatapos, no, ng ating munting pagninilay ngayong recollection nito, huwag nating kakalimutan ang tatlong M. Manalangin. Gawin nating kaibigan ng Diyos. Huwag lang ako ang salita ng salita. Let God speak to me. Let God be my friend. No? Sabi nga ni Santa Teresa, ito ipag-uusap ng magkaibigan. Pangalawa, manahimik. Keep quiet. Stop, look and listen. Be observant what is happening. Why? Kasi sa pananahimik natin, no? Sabi nga doon sa kwento ni Elias, no, sa Aklat ng Hari, God speaks in silence.
At pangatlo, huwag kakalimutan maglingkod. Bakit? Ito ang ating pamamaraan upang nang sa ganun, no, tayo ay maging handa sa kanyang pagdating, no? Ika nga, huwag tayong tatamad-tamad. Marami tayong pwedeng gawin, no? Kaya huwag tayong maniniwala doon sa kasabihan, di bali ng tamad, hindi naman pagod. Paglalaruan tayo ng demonyo. Kaya gawin nating lahat, no? Be active, no? Do not let the devil make our minds its playground. Do something good, no? Magpapasko, darating si Jesus, no? Upang nang sa ganung pagdating ni Jesus, hindi na siya ipapanganak sa sabsaban. Ipapanganak na siya sa ating mga puso. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, nagpapasalamat kami sa hapong ito at kami ginabayan mo sa recollection ito. Salamat sa pagbibigay mo sa iyong anak ang salitang nagkatawang tao upang iparamdam mo sa amin ang pagmamahal mo sa amin. Banal na Espiritu, gabayan mo kami sa aming paglalakbay ngayong Adbyento. Ikaw ang mimigay sa amin ng kaliwanagan, karunungan at katalinuhan upang nang sa ganun maging handa kami sa pagsilang ni Jesus ngayong darating na Pasko. Mahal na Inang Birhen, Nanay ni Jesus, naway sa mga halimbawa mo kami makatulad sa iyo upang nang sa ganun ang aming paghihintay ay maging mabunga upang nagsaganos pagdating niya, katulad mo, mamutawi sa aming mga puso, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Father, sa napaka linaw na paghahanda ang kailangang mga tips po na ibinigay ninyo bilang paghahanda para sa pagdating ng ating Panginoon. Pero Father, dahil po meron tayong mga live viewers. Amen. Mula po sa Facebook at sa YouTube, habang hinihintay po natin ang mga katanungan, ito po may mga nagpadala rin ng kanilang mensahe. Una na po si Raymond Viado. Magandang hapon po, Father Raymond. So, magkapangalan pa kayo. Magandang hapon. Ayan. Din po. Pagbati po mula kay Agaton Ray Alfante. Magandang hapon po sa lahat. Ayan. At una, Father, meron rin pong nagpadala ng katanungan. Ito po ay may kinalaman doon sa pananalangin. Mm-hmm. Ang sabi po niya, sa pananalangin ko po, paano ko po ba malalaman kung tinig ng Diyos o sarili kong boses pa rin kaya ang naririnig ko? Okay. Magandang tanong yan. Magandang tanong, no? Kasi sa pananalangin, no? Kaya nga sa inuna kong panalangin, kasi yung panalangin, tayo idadalin sa katahimikan, no? Parang ganito yan. Kayo ba yun, di ba, bago, pag tayo nagdadasal, we are used to na meron tayong mga rosary, especially rosary, no? And devotional booklet. Sabi ni Santa Teresa ng Avila, magagamit mo yan upang nang sa numadala ka sa katahimikan. Bakit? Especially the rosary. Bakit? It's repetitive, di ba? No? Kaya diba kung minsan ka ba nagdadasal ka ng rosaryo, nakakatulog ka. No, bye. Kasi na ano ka nito eh, yung ritmo ng Abaginoong Maria not only leads you to magdasal lang, kung bakit, subalit, dinadala tayo sa katahimikan. No? Ngayon, maharinig mo, kung boses ko pa rin ba ito o natatakot tayo na baka boses ko sa yung maririnig mo. Ganito yan, no? Aminin natin, kapag tayong nagdasal, God will not say you, Sharon, itong sinasabi ko sa'yo, no. Just be quiet, wala tayong marinig. At sabi ko nga dun sa akin kanina, no, stop, look, and listen. Tinang mo yung look at the surrounding, listen, why? Kasi hindi man God will direct say to you, ito gawin mo, pero mababalikan mo yung nangyari sa buhay mo eh. Ay, di ba ito yung nangyari sa akin? Magkakaroon ka ngayon ng examination, ay, di ba ito yung dinadasal ko? No? Kaya nga dito, hinihiling natin ang kabukasan ng puso. No? Kasi kapag ang puso natin, no, ay sabi nga, ay hindi bukas, sabi, mahirap. No? Isasabi yung Father, ang hirap, talagang mahirap. Yung mga santong kilala natin at santa, it took time, no?
Hindi madalian ito, no? It takes a certain practice, no? Pero maniwala ho kayo sa hindi, no? Gagamit at gagamit ng Diyos ng mga bagay-bagay para paalalahanan tayo, no? Halimbawa, nung minsan ako'y nananalangin, ano? Ako'y nananahimik, ano? Biglang tumulog yung cellphone ko, no? Father, paalala ko lang, may misa ka bukas. Ayun nga pala. O, kita mo, ginamit ng Diyos yung cellphone ko habang ako'y nananahimik para paalalahanan. May schedule pala ako, no? Hindi kaya minsan, ano, habang ikay nananahimik, bilang tumahulang aso ninyo. Aba, yun pala, may tao na sa labas. Diba? We must be open. We must be open, no? God will use many things, no? No? Kaya huwag nyo expect na pag nanalangin magsasalita si Lord, ah, matakot ka. Bakit? Baka kayo nukuha ka na eh. Aho, diba? Pero, God will use many things. So be open, no? Our prayer, no, leads us to open our hearts. At gagamitin ng Diyos ang mga pangyayari, mga bagay-bagay sa paligid at paligid natin upang siya'y mangusap sa atin. Para paalalahanan tayo itong mensahe ko sa iyo. So, yun ang aking maibabahagi tungkol sa pananalangin. Kung ikaw ba nagsasalita ko si Lord, ang sa akin, open your hearts, be aware of what is happening, and He will speak to you in many instances. Yun lang po. Salamat, Father. At ito po, may mga pagbati pa rin na tatanggap tayo mula kay Anita Cosas Mendoza. Salamat po, Panginoong Jesus. Mula naman kay Maria Clarinda Gadia. Amen. Thank you, Father. Thank you, Father Raymond. God bless. Mula po kay Maria Janet Abapo. Good afternoon po, Father Ray. Thank you so much for helping us to deepen in preparing of Christ coming. And we, MGES sisters, praying for you and your ministry. God bless you. MGES sisters. At meron pa rin po ulit, Father, katanungan. Ang sabi naman niya, may kinalaman po ito sa pananahimik. Madalas po kapag ako'y nananahimik, puro mga alalahanin sa buhay ang aking naririnig. Ah, okay. Paano po kaya mainam na manahimik? Oh, sabi ko nga kanina, no, darating yan. Pag nananahimik tayo, kasi pag ang ating sarili, no, when we relax ourselves, we calm ourselves, at ano, definitely, babalik yan, kasi kalmado eh. Kasi yung brain natin, it still works, no? Pero let it be, lalabas at lalabas yan. Pero, kumbaga, it's a i-discipline na, sige, hiyaan mo lang lumabas, hayaan mo lang, stay calm, yan, no? Mawawala din yan, no? Basta i-discipline na natin, hiyaan mo lang, lalabas at lalabas yan. Sabi ko nga, it takes time, no? Yung meditation nga natin, ang hirap-hirap na eh. Kasi pag umupo ka dyan, uupo ka dito, ay kakain ako mamay, magluluto ako ng tinola, magsasaing ako. Definitely, mag-aano yung suutak natin. Pero it takes time, no? Takes time. Pag na-invive na natin yan, no? Let this na lumalabas sa isip natin, no? Well, let this be a distraction kasi madistract ka talaga eh, no? Isipin mo yung mangyayaring ganito, ganyan. Pag ganyan, you pray, Holy Spirit, help me to focus. Holy Spirit, help me to focus. Ah, wala yan. Let it be. Talagang natural yan. No? Natural yan. No? Pag nanahimik ka, lalabas ang alalahanin mo. Pero it takes time. No? Hanggang sa napapansin mo na, nagiging ano na, pag nanahimik ka na, wala na. No? Nagiging ano ka na, nagiging focus na, nagiging centered. No? Ulitin ko ha, it takes time. It needs more practice, no? Hindi basta-basta yan na biglang, oy, magdadasal ako, manahimik ako. Ah, hindi ganyan. It takes time. Let it flow. Parang ano, parang tubig, let it flow. At kapag ina-invive na natin yan, I tell you, kahit dumating yung mga aalalahanin mo pag nananahimik ka, hindi ka madidistract, no? Let it go. Parang ganun. Thank you, Father. Meron po ulit mensahe mula naman kay Sister Maria Elaine Flores. Good afternoon, Father. Thank you for reminding us in deepening our prayer, most especially in this time of Advent, while we are preparing ourselves for the coming of Jesus, who is the reason for a season. I am really struck with stop
look and listen. Thank you so much, Father. At meron ulit po, Father, katanungan. Ang tanong po niya, mahilig po akong makinig sa aking kapwa, pero sa puntong ito ng buhay ko, nananahimik po ako, nananabik po akong mapakinggan din. Pwede po bang bigyan ko ang sarili ko ng panahon na mapakinggan? Hindi po ba ako dapat makaramdam ng guilt feelings? No, tama din 'yan, no. Kumbaga, para tayong computer eh. Okay, may mga computer, no. Kanina no, si Ma'am Sharon, no, sa biro sa akin, Father, yung computer ko na ano na, ha? Nanunulisit na. Kasi kahit yung mga ito na lang ha, kahit yung mga gadgets natin, there will come a time na magbo-bog down 'yan, no, kasi sobra na 'yon, punong-puno na ng mga data, overuse na, no. Kaya kailangan pagkatapos gamitin, patayin natin. Parang ganun din ang buhay natin. Maganda yung ginagawa mo na nakikinig ka sa iba, which is good, no. Pero I always tell others, no, mga kaibigan ko, have time for yourselves. No, have time for yourselves. No, bakit? Kasi ito yung tinatawag natin na baka ma-burnout ka, no? Baka ma-burnout ka sa service, mahirap 'yan. Pag na-burnout ka, ang hirap kaya maka-recover, no? Magiging dry lahat, no? Kaya it's all right, walang masama doon. Mag-ano ka din? Pakinggan mo rin ang sarili mo, no? Mamaya natitingnan mo 'yung iba, di mo natitingnan ang sarili mo. Mahirap 'yan, no? Hindi masama, no? Kumbaga, may oras sa pakikinig, may oras sa sarili mo, no? Kasi hindi naman tayo nilikha ng Diyos, no, para ubusin lahat ng bagay sa ating kapwa. Hindi. Have time ourselves, no? Sabi ko nga kanina, you cannot give what you don't have, no? Mamaya drain na drain ka na, no, sa kapapakinig sa kanila. Mamaya bigla ka na lang magwala diyan. Bakit? Na drain ka na eh. Sabi mo, parang wala lang nangyayari. O di ano ka muna, no? Ano ka muna? Relax ka muna, no? Kaya nga sa atin eh, 'di ba? Meron tayong recollection, meron tayong retreat, no? Kami mga pare, for the whole year merong ministry, pero meron kaming time para mag-retreat. Bakit? To recharge. Maubusan ka ng enerhiya niyan. Oh. So yun, so walang masama doon, no? Basta sa akin, balance. Time for others, time for self, no? No? Sabi nga ng isang philosopher, no? Virtue is in the middle. Ayun. Thank you, Father. Message pa rin po mula sa ating mga live viewers. Ito po galing kay Devina Torrecampo. Good afternoon po, Father Ray. God bless you always. Si Ranilo Salvador, maraming salamat po. Amen, amen, and amen. Uh-huh. At tanong, baka po ito last question. Nabanggit po sa konteksto naman po ito doon sa sinabi na maglingkod. Uh-huh. Sabi po niya, sa paglilingkod sa sarili, bago po ito para sa akin, bigyan ng kapahingahan ang sarili. Pero feeling guilty po ako kapag ako po'y nagpapahinga. Ano po ang maipapayo ninyo? Ay hindi, sabi nga, kailangan mo rin magpahinga, no? Walang masamang alagaan mo ang iyong sarili, no? Remember, ang ating katawan ay hindi lang binubuo ng flesh, hindi lang soul, meron din tayo na psychological, no? May psychological din tayo, no? Kaya nga, nung panahon ng pandemic, nakausuhan niya, mental health, di ba? Nagigilty ka kasi dati mo ito lagi mong ginagawa, no? Pero ngayon nagbibigay ka sa sarili mo para mong nagigilty ka, hindi ko nagagawa, no? Bakit ganun? Huwag tayong mag-guilty. Kailangan mo rin ng alagaan ng sarili mo, no? Eh, paano? Pag nawala ka, sino papalit sa'yo? Di ba kayo wala? Oo, sa totoo lang. Kasi remember, ito hindi, wag mo sana magagalit iba sa akin, no? Wag naman tayo masyado magpapakamartir, no? Ang gusto kasi ng Diyos, yung buhay natin balanse, no? Alalahanin natin, sabi ni San Pablo, ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. So ibig sabihin, alagaan din natin ang sarili natin, no? Ay paano mananahan ng Espiritu Santo kung na-burnout ka, aber? Oh. Tapos sabi mo, ayoko nang mag-serve, ayoko nang gumawa nito, wala na nangyayari. Walang masama magpahinga. Walang masama, kaya nga may mga retreat.
may recollection, no? Kaya nga magbakasyon ka din paminsan-minsan. Bakit? Para na yung makapag-recharge ka. Eh, kayo, may mga cellphone kayo. Sige, huwag mong i-charge dyan. Ano mangyayari? Wala, drain. O, gusto niyo bang ma-drain ng ganun? So, we have to recharge, no? We have to recharge. Walang masama dyan. Kaya pag nagre-recharge, no? Kumbaga, eh, recharge in the Lord. No? Manahimik, magdasal. No? Especially ngayon, Advent season. O, eh, baka naman nalilimutan na mangumpisal. Mangumpisal, kumpisal naman. O, diba? O, pagdating naman hindi lang kumpisal, o ikaw baga nag-ano pa ba? O nakakapagpunta ka ba sa Adoration Chapel para mag-vigil? O di ba? Kailangan natin yan, no? O ano pa ba yung magandang ano? Ikaw baga nakakapag-ano pa ba? Nakakapagpunta ka ba sa doktor? Nakakapagpa-check up ka na? Maya, itulong ka ng tulong sa iba, di matulungan ng sarili mo. Yung pamilya mo ba? Nakakamusta mo ba? O, okay pa ba kayo? Di ba? So walang-walang, huwag tayong mag-guilty doon. No, we need also time for ourselves, no? Kasi si Jesus, kapag siya'y napapagod, siya'y pumupunta sa bundok at nananalangin, nagpapahinga din siya, no? Kita mo nun, di ba, nung Panginoong Jesus ay nasa bangka, no, sa Ebanghelyo ni San Marcos, ano sabi? At ang Panginoon ay natutulog. O, di ba, may unang pa, nagpahinga din siya, no? Kaya nga nung nagkagulo sila, ang Panginoon tulog, bakit? Ay kasi, kailangan niya ma-recharge. Kaya nung nagising siya, anong sabi niya? Tigil! O, di tigil, o, di may energy siya. O, kita mo. Even the scriptures, even the Bible is telling us a practical way of being a human being. So, yun ang sa akin. Walang masama doon. Kailangan natin ma-recharge. No? Sapagkat ngayong panong Adviento, it's a good season to recharge ourselves. No? Kasi talagang maraming mga hamon ang naghihintay sa atin sa buhay na ito. Maraming salamat, Father. Kaya po tayo ay nasa dulo na ng ating programa. Kaya anyayahan na po natin ang ating mga live viewers na sumubaybay sa susunod na Miyerkules at ang inyo rin pong pagbabasbas. So maraming salamat po. O, sa susunod na Miyerkules, no, December 14, no, meron ulit tayong recollection, no, Faith Factor Recollection. At ang magbibigay po sa atin ng recollection, secret, no? Para yun ang paghihintay. Eh, hintayin niyo kung sino yung lalabas, di ba? Yan ang season ng Advent. Kaya nga, si Advent season is a joyful waiting, no? So, yun po, ano? So, maghintay tayo, ha? Kung sino yung lalabas, di ba? Kung sino yung magbibigay ng recollection next week, ano po? At pangalawa, paalaala po bukas, ha? December 8 ay holiday of obligation. Ano? Hindi lang siya holiday of obligation, holiday din po yan. Okay, holiday yan. Kaya wala kayong excuse para di kayo magsimba, no? Lahat ng mga simbahan ay may misa yan. Ano? Kaya tayo ay magsimba, no? Sapagkat ang Imakulada Konsepsyon o kalinisin sa paglilihi sa Mahal na Birhen ay siyang patrona ng Pilipinas, no? Hindi ko hahabaan. Ayan yung mga kaparean ng kapatid kong pare ang mag-homily bukas. No? Baka sabihin ko, Pada, na may sinabi ang homily namin bukas. Umatin tayo ng misa. No? Salamat sa Diyos at may mahal na birhen, no, na paglalagyan ng batang Jesus. Ano po? So bukas, ha? Don't forget, it's a holy day of holy obligation and it's also a holiday. Maraming mga misa bukas. Attend po tayo ng misa. Ngayon, igagawad ko ang pagbabasbas. Tayo muna ay manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.